naman. Nag-sorry na nga sa inyo yung tao, tapos binuhusan niya pa ng tubig. Mukhang nagbago na talaga si Ivy. Ang bait-bait na sa akin. Kanya-kanyang buhay na kami. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Bakit kayo nag-break? Umalis siya. Tapos natapos na. Ibig sabihin, walang proper breakup? Hindi nagkaroon ng closure? Ayoko siya makausap, Bebeng. Anong pag-aasa para magkabati kami ng Ate Jenna mo? It's so nice to see you again, Jenna. Kaya kami bumalik dito sa Pilipinas ni Benjo. Kasi dito namin balak magpakasal. Jenna, you alright? Joshua, bigla kasi sumama yung pakiramdam ko. Huh? Ano? Siguro you're just tired. I should take you home. Let's go. Wait! Ayos na kayo? Huwag muna. Ngayon pa lang tayo nagkakasiyahan. Kailangan na kasi namin umalis. Waiter, check please. Joshua, ako na bahala dito. Sagot ko na to. Kami sa CR, okay naman si Jenna. Kinukwento nga niya yung plano nila ni Joshua. Anong plano? They're planning to get married very soon. Jenna is in for a big surprise bukas sa meeting. Bakit ma? Ano namang ginawa ninyo? Dinilit ko lang naman yung mga files na gagamitin niya bukas sa presentation niya. Sigurado ako mapapahiya siya in front of the members of the board. Well, guess what, Mommy? I did a similar thing kanina. Really? Anong ginawa mo? I asked my friend to pretend to be an irate customer. Tapos pinahiya niya si Jenna. And then I stepped in, tapos I pretended to be on her side. Laking gulat niya na pinagtanggol ko siya. Ay nako, anak, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Let her believe na sincere talaga yung pagiging mabait mo sa kanya. That way, mas marami tayong magagawa sa kanya nang wala siyang kamalay-malay. Pero, Mommy, to tell you honestly, kating-katin ako, saktan yung Jenang yan. Patience. Hindi na natin kailangan gawin yan. What do you mean? Meron na akong pinaplano para sirain siya sa lolo niya. Leave everything to me and it will happen very, very soon. Sa'yo. Kasi, we stayed there and we didn't go anywhere else. Joshua, okay lang yun. Alam ko naman na napilitan ka lang din. Jenna, can I ask you a question? Ano yun? Do you still have feelings for him? Do you still love Benjo? Ang makisig na lalaking gusto kong mapangasawa ni Jenny, si Joshua Lee! Jenny, hindi ito mundo mo. Bumalik ka na sa dati! Bumalik tayo sa dati! Benjo!
Jenna, sumama ka sa akin. Magpakasal tayo! Pakasal! Sinama ko na mo! Ilabas na yan! Jenna! Oh, Bebeng. Nagising ka pa? Uminom lang ako ng tubig, kuya. Ikaw, bakit gising ka pa? Baka inaantok eh. Kuya, sorry ilit sa ginawa ko ah. Gusto ko lang naman kamustahin si Ate Jenna. Hindi ka nga dito. Ako sa kuya mo. Bebeng, kaiba na ang mundo namin. May ibang mahal na Ate Jenna mo. At hindi na parte ng buhay natin si Ate Jenna mo. Kaya sana, kalimutan mo na siya, ha? Pero di ba mag-best friend kayo nun? Hindi ba pwedeng maging friend ulit? Eh, di totoo pala yung nabasa ko sa dyaryo. Na sila nung Darlene na yun. Opo, inay. At ang sabi ni Darlene, plano na daw po nilang magpakasal. Eh, kayo ni Benjo, anak. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mapag-usapan yung tungkol sa inyong dalawa? Hindi ho kami kaano nag-usap kagabi. Gusto kong maging masaya para sa kanilang dalawa. Pero inay, ang sakit-sakit malaman na magpapakasal na sila. Anak, isa lang ang ibig sabihin niyan. Mahal mo pa rin si Benjo. Hindi ko alam, Inay. Alam ko hindi tama. Alam ko hindi dapat. Hindi ko dapat hayaan ang sarili ko na mahalin si Benjo. Dahil alam ko na nawala na talaga ang pag-asa na magkabalikan kami. Ladies and gentlemen, and now Ms. Jenna Jung will be presenting the sales projections for the next quarter. Ms. Jung, you now have the floor. Good morning, everybody. I will be reporting the sales projection for the next quarter. Excuse me, this will take a moment. What seems to be the problem, Jenna? Hindi ko kasi makita yung file. Sige, ma'am, tulungan na kita, ha? Sandali lang po. We'll find it fast. We haven't got all day. Bakit ba tayo nandito? Akala ko ba meron tayong imi-meet na investor? Oo nga. Eh dito gusto niya kumain eh. Ano magagawa ko?
Sa iba na lang tayo kumain. Benjo, nakakaya. Kanina pa naghihintay dyan yung potential business partner natin, tapos nilipat tayo ng ibang restaurant. Okay ka lang? I'm sorry, pero hindi ko po talaga makita yung file. Eh baka naman hindi mo talaga ginawa yung report. Ginawa ko po yung report. Maniwala ko kayo sa akin, ginawa ko talaga. Eh, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam ba't siya nawala sa computer ko. Jenna, wala kang backup sa USB, sa hard drive? Wala eh. Tita, it's just a projection report. Why don't we go on ahead with the other agenda, and Jenna can just email to the board when she finds it. No, Joshua. Hindi natin pwedeng i-tolerate ang negligence ni Jenna. Aba, eh kung ginagawa ba niyang maayos ang trabaho niya, hindi tayo maghihintay ng ganito, hindi mangyayari ito. What if mangyari ulit ito in the future? Ano, pababayaan lang natin siya dahil apo siya ni Changi? Ganun ba? Let's face it, maybe we chose the wrong person to be the manager of this branch. Ikaw naman kasi ang pumilit sa akin pumunta dito eh. Wala akong interest dyan sa business proposal ng kaibigan mo. Alam mo, hindi habang buhay eh mananalo ka sa laban mo, Benjo. Dapat ngayon pa lang nag-i-invest ka na para sa future mo. Kapag nagretiro ka, edi may future ka na. May kinabukasan ka na at yung pamilya mo, no? This business will help you. Us, someday. Yeah. Ikaw na naman, sumulpot ka na naman na parang kabuti. Anong kailangan mo? Sino ba to, Benjo? Lolo ni Jenna. Hindi mo ako sinasagot. Ano ang kailangan mo? Ba't ganyan ang tono niyo? Kayo ba eh, hindi natutuwa na nandito ako ulit? Hindi. Dahil sinira mo ang araw ko. Wow. Wala pa akong ginagawa sa inyo. Andito lang kami ng kaibigan ko para kumain sa restaurant niyo. You are not welcomed here. Pwede ba sa iba na kayo kumain? Bakit ho? Iniisip niyo pa rin na wala akong pera pang bayad? Nagkakamali kayo. Lahat ng pagkain dyan sa restaurant niyo, kaya ko nang bilhin. Pwede ubusin ko na lahat ng pagkain dyan eh. Dahil mayaman na ako. At hindi nyo na ako pwede lait-laitin katulad ng ginawa nyo sa akin noon. Totoy, yumaman ka lang, pero hindi ka pa rin nagbabago. Dahil ang unggoy, suutan mo man ang Amerikana, unggoy pa rin. Hindi ako nagsisisi na ilayo sa iyo ang apo ko. Ginawa ko naman yung report eh. Nagsabi naman ako ng totoo. I know, Jenna. I believe you. Pero ang tingin ng board. Nagsinungaling ako. Tingin nila irresponsible ako. Ano na lang sasabihin ni Lola pag nalaman na to? Huwag mo naman naisipin ang sasabihin nila. Stay focused on what you need to do. Gawin mo na lit yung report mo so you can send it to the board right away. Jenna, stop crying. Hindi makakatulong ang pag-iyak. Di ba sabi mo noon, hindi ka susuko?
Kahit anong mangyari. So prove that to me now. Hi, miss. Ako nga pala si Jess. Nice to meet you. Pangit eh. Walang dating. Hi, miss. Ako nga pala si Jess. Nice to meet you. Bah! Pangit pa rin eh. Nasaan na ba siya? Uy! Nandiyan na. Ikaw nga, KJ, Ami. Sumama ka na lang sa amin. Nanood tayo ng sine. Ayoko nga. Hindi ako papayagan ng Samson ko, no? Tsaka mga OP lang din naman ako sa inyo eh. Kasama niyo yung mga boyfriend niyo. Eh, teka, ba't hindi ka pa kasi nagkaka-boyfriend eh? Ang dami-dami naman naliligaw sa'yo. Busted silang lahat. Ang choosy mo naman kasi. Alam niyo, girls, kung magkaka-boyfriend man ako, ang gusto ko yung K-pop umorma tsaka hindi jologs. Never ako magkaka-boyfriend na jologs, no? Alam niyo, okay naman si Jenna na nasa probinsya pa kami. Nag-iba lang talaga ang ugali niya. Nung napunta siya sa inyo. Hindi nag-iba ng ugali ang apo ko. Mabait si Jenny. Magalang at mapagmahal sa pamilya. Hindi katulad mo. Nasigurado akong ni sa guni-guni, alaka! Si Sir Changhi tsaka si Benjo yun ah. Ako po, may gulo! Joshua, salamat sa pag-motivate mo sa akin, ha. Alam mo, tama ka eh. Hindi dapat ako sumuko. Patutunayan ko sa kanila na kaya kong bumangon sa mga pagkakamali ko. Salamat. See? That's the Jenna I know. Jenna, kailangan mo lumabas. Bakit? Ano nangyari? Si Benjo siya yung lolo mo nagtatalo eh. Ano? Hoy, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Nakaka-insulto ka na. Ano nangyayari dito? Eh, eto kasing matangdang to eh. Iniinsulto yung boyfriend ko. Dali-dali na. Umipat na lang tayo. Good riddance! Lolo! Aram mo siya! Lolo! Lolo! I'm all right. I'm all right. What? Lolo! Lolo, nasaktan ba kayo? I'm okay. Mag-sorry ka sa lolo ko! Teka! Ayoko nga. Hindi mo ba narinig? Okay lang daw siya. So bakit ako magsisorry? Nakita ko ang ginawa mo. Tinulak mo ang lolo ko! Hindi totoo yan. Nakita mo naman, no? May tungkod ang lolo mo. Ibig sabihin, mahina na yung mga buto-buto niya. Matanda na kasi. Ikaw naman. Walang iya ka! Walang iya! Awatin niyo! Awatin niyo! Ano? Balik ka na, binabangga mo, ha? Kaya! Balik ang pala mo! Kaya! Balik ang pagbubunga mo! Ang pala mo ka mo! Ang pala mo ka mo! Uy! Na! Jenny, tama na! Pagsapihan mo yung girlfriend mo, ha? Ano ba? Ikaw, anong problema mo, ha? Ikaw yung nauna nanugod, eh! Sinasaktan niya si Lolo! Ganyan ka naman, eh. Wala na ibang mahalaga sa'yo kundi ang lolo mo. Kaya hindi mo ko nagawang ipaglaban. Kaya ganun na lang kadali para sa iyo na baliwalayin ako! Halika! O pulseras mo! Hindi ka
bumili na doon tayo kumain. Di sana mangyayari yun. Kasalanan ko pa ngayon. Ako na nga ito nabugbog at nasabunutan. Ako pa rin ang mali. Eh, ikaw may gusto nun eh. Siya mo tabigin yung matanda. Ginawa ko lang yun para ipagtanggol ka. Sarap ko ba ipagtanggol mo ako? Darling, kontrolado ko na yung sitwasyon eh. Gumulo lang lalo nung nakialam ka sa amin. Teka nga, Benjo. Bakit ako inaaway mo? Darling, hindi kita inaaway. Ayoko lang na nakikialam ka sa gulo namin ni Jenna at ang lolo niya. Masisisi mo ba ako, Benjo? Iini-insulto ka nung matandang yun eh. Alam mo, Benjo, ibang tao ka na ngayon. Wala na silang karapatan para pagmalakihan ka. Dapat lumalaban ka na ngayon. Tama ka. Kayang-kaya ko na sila labanan ngayon. Darlene, tawagan mo ngayong kaibigan mo yung investor. Sabi mo sa kanya, interesado na ako sa business venture niya. Sige. Buti na lang, Lolo. Maliit na galos lang mo ito. Pasensya na, Lolo. Papa? Papa, ano nangyari? Oh my God! Sino may gawa nito? Non-quench amulet, ha? Kunting galos lang ito. Parang kalmot ng pusa. I think we should press charges. Hindi tama itong ginawa nila sa'yo. I said, I'm fine. Apo, salamat sa pagtatanggol mo. Lolo, wala po yun. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. At hindi ko hahayaan na masaktan kayo ng kahit sino. Ay kung wala kayong naging nakaraan ng Benjo yun, hindi sana mangyayari ito. Tapatin mo nga ako, Jenny. Look at me straight in the eyes and answer me truthfully. Mahal mo po ba si Benjo? Bakit hindi ka makasagot? Siguro may nararamdaman ka pa rin ngayon dun sa Benjo ngayon. Hindi po ako naniniwala ng intention ho ni Benjo ang manggulo. Eh, anong tawag mo sa ginawa nila kanina? Sa tingin ko ho, may iwasan po yung nangyari kung nakapag-usap po kami ng maayos. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit ni Benjo. May mga bagay lang talaga na dapat namin linawin sa isa't isa. Para ano pa? Para maging bahagi ulit siya sa buhay mo? Jenny, mabuti pang kalimutan mo na si Benjo. Hindi siya nababagay sa iyo. Your future with him is as dark as a moonless night. Hi, Ma. Parang ang saya niyo ata ngayon. I think I found a way. Kung paano tuluyan magagalit ang lolo mo kay Jenna. Really? Ano? Sa pamamagitan ni Benjo. Wait, I don't understand. Bakit kasama na naman si Benjo dito? Paglalapitin natin si Jenna at si Benjo ulit, parang bumalik yung dati nilang feeling sa isa't isa. Eh, siguro na magagalit ang lolo mo kay Jenna kasi di ba ayaw niya kay Benjo. Tapos lalayo na rin si Joshua kay Jenna. Titigil na siya sa pagliligaw dun sa buisit na babaeng yun. It's like hitting two birds with one stone, Ma. It's a great idea. It's a brilliant plan. Pero, ikaw lahat ang tatrabaho nito, ha?
dito mo magagamit ang matagal mo ng pagpapanggap na mabait ka kay Jenna. Kasi may tiwala na siya sa'yo eh. Diba? I want to ask you a personal question. Sige po, Arboji. Kumusta lang panliligaw mo sa apo ko? I don't want to pressure Jenna. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Benjo? Opo, inay. At kahit kailan, hindi humawawala ang pagmamahal na yon. You're an amazing girl, Jenna. That's why I love you. And I'm willing to wait until you're ready. And tell me that you love me too.